Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nagpaplano na gumawa ng mga pampaswerte? Mainam po yan mga bossing, kasi akagandahan sa mga taong mahilig sa mga pampaswerte. Nagiging positibo po yan, dahil alam niya nga at naniniwala siya na siya ay suswertihin. Kung kayata pag may mga dumarating na pagsubok, sasabihin niya, naku, hindi yan, di uubra sa akin yan, di ako mamalasin. Dahil mahilig ako sa mga pampaswerte at napakarami kong gabay, ang dami kong mga pampaswerte, yung mga ganon. Na napakaganda naman dahil nagiging positibo po tayo. Ngayon po mga bossing, mas nagiging fighter pa mga bossing. Dahil nga po sa iniisip po natin na tayo nga po ay suswerte na hindi tayo mamalasin. Yun ang kagandahan sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, basta lagi nyo po tatandaan, kung tungkol sa pera, mga bossing, na swerte ang nais ninyo, sipag at tiyaga. Pagkatapos mga bossing, ito po ay babala dahil maaaring magawa nyo po ito na siyang magiging dahilan kung bakit kayo ay mamalasin sa taon ng 2022. Kasi maaaring nasisipan nyo, baka ito ay swerte, ay nako, malas po ito, wag na wag nyo itong gagawin. Kaya kayo po ay mag-iingat. Ito po ay i-share po natin lahat-lahat para makapag-ingat po tayo, para hindi po tayo malasin, para sa 2022 ay siksikliglig at umaapaw. Napakaraming biyaya ang dumali po sa atin. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ay isa sa mga nag-iisip na paggawa ng mga pampaswerte, mainam na alam niyo po ito dahil maaaring kayo po ay malasin kung kayo po ay gagawa ng mga pampaswerte. Baka kayo po ay may nakapagsabi sa inyo na gawin niyo ito, ganyan, yung pala ay marireverse instead na swerte ay malas. Kaya minsan, mag-iingat po tayo. Dapat alam po natin ang lahat ng mga bawat gagawin natin, lalo-lalo na pagdating sa usapin ng sahig. Ang sahig mga bossing, di ba, mababa po yan. Hirap po kasi yan. Di ba, kaya tayo gagawa ng pampaswerte para swertihin magtagumpay. Gusto natin sa taas at ayaw natin sa baba. Ngayon po mga bossing, baka ma-reverse ang mga magaganap sa inyo kapag nakagawa kayo ng mali. O siya, unang-una mga bossing, kung maglilinis kayo ng sahig, ay huwag kayo maglalagay ng asin. Baka yung tubig at asin ay ilalagay ninyo, malas po yan. At huwag din kayo magsasabog ng asin sa sahig. Kasi ang asin ay natutunaw. Malas po yun mga bossing. Ganun din po ang abo. Huwag kang gagamit ng abo kapag po ikaw ay mag-aano ng sahig. Yan po mga bossing ko ay kailangan buhangin. Kasi ang buhangin, yung init ng buhangin, hihigop yan ng lahat ng kamalasan at magpapakapit yan ng swerte. Ang asin ay nilalagay sa baso at hindi isinasabog sa sahig. Malas po yun. Kapag may nagsabog sa inyo, mga bossing, matakot ka na. Pero pag naman ginawa yun, may karma. Meron akong kakilalang ganyan. Yun. Nasa, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Basta kung sa taas o sa baba. Basta siya gumawa ng kawalang yan. Ayun, ang nangyari. Ngayon, kasi nga po, malas nga po yun. Ngayon, kapag ikaw gumawa ng ganyan sa iba, ay malas. Kumbaga, bagamat mabilis ang talab, mabilis po ang talab po niyan, ay malas naman. Malas ang kapalit para sa kanya. Ngayon po mga bossing, basta huwag yung maglalagay ng asin at ganoon din ang abo. Ganon din po mga bossing, wag na wag ka magbibigay. Halimbawa, di syempre, Pasko, nag-iisip ka ngayon ng mga magagandang pang regalo. Wag ka magbibigay ng mga nauuwi sa abo. Halimbawa, kayo po yung mga wishing paper. Or kaya hindi ako nagpapag-giveaway ng mga wishing paper eh. Kasi nauuwi po yan sa abo. Kumbagay pangit, pangit na ibig sabihin po niyan. Ganon din yung mga kandila. Kasi ang kandila natutunaw. Kung ikaw po ay bumili ka para sa sarili ninyo, tapos ituro nyo na lang na, uy, doon bumili ka ng kandila. Yung ganon mga bossing, pero huwag ka magbibigay ng kandila kasi natutunaw po yan. Pangit din ang ibig sabihin. Siyempre, yun din lagi sinasabi sa inyo, yung matitilos na bagay. Huwag ka magbibigay ng matitilos na bagay kasi puputulin nyo yung kaugnayan yung dalawa. Meron akong kalalang ganyan. Ayun, nagkaano sila, talagang matinding pagtatalo, matinding pag-aaway hanggang hindi pa magkabati. Kasi parang nagregaluhan po sila na parang hindi naniniwala. Tapos yung ending, ayun, nagkaaway. Kasi pagpuputol to ng kaugnayan yung dalawa. Kaya hindi maganda yung nagbibigay na regalo na ganyan. At ganoon din po mga bossing, kapag po kayo ay naglinis sa loob ng inyong tahanan, syempre mag-general cleaning na tayo, di ba? Kasi malapit na ang 2022. Huwag na huwag yung gagawin na magwalis mula loob palabas. Malas po yan.
At kapag ikaw po ay halimbawa nagigis ka ngayon, inabot ka ng gabi, pagpabukas nyo na, huwag kang maglalaban ng gabi kasi kapag inabot ka ng gabi, nagtatapong kayo ng grasya. Isa rin po yan sa proven. Meron akong kakilalang ganyan kasi may trabaho po sila. Sabi, ay naku, nakaugalian na namin. Ayun nga lang po, ay kamusta naman? Yun nga, madami silang problema. O i-reverse nyo. O gawin nyo, umaga kayo, gumisi kayo ng umaga kayo maglaba, umaga kayo maglinis, at huwag sa gabi. Ayun, malaki po ang pinagbago, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung naniniwala po kayo ha, ngayon, subukan nyo po yan. Meron din akong kakilala, may religion. Ngayon, hindi rin sila naniwala, pero sumabak sa mga iba't ibang mga pagsubok. Yung tinaray po nila na baguhin yung mga maling gawi, ayun, okay naman daw po. Kaya, kumbaga sabi niya, hindi pala masamang maniwala. Lalo na kung mga simple lang naman, mga bossing, hindi ka naman bibili ng libo-libo, mga bossing. Yung kumbaga simple lang na mga maling gawi, babaguhin natin, malaking tulong po, mga bossing. Yan po yung mga ilan na maaaring magawa po ninyo na maling-mali, mga bossing, na maaaring magdulot sa inyo na negatibo. Ganun din, halimbawa, nag-sindi ka ng kandila, wala kayong tusukan ng kandila, dyan lang sa may sahig. Tapos hinayaan nyo natunaw po dyan. Nako, malas din po yun. Kailangan alisin nyo kaagad yung pinagtunawan. O kaya, maglaan ka ng isang baso na talagang tusukan nyo ng kandila. Hindi yung pakatat-katat. Malas po yun, mga bossing. Hindi matutupad ang inyong mga kahilingan at marami mga pagsubok na dumarating. Ang paggamit din ng kandila, hindi basta-basta. Kaya kailangan ingat po tayo rin dyan, mga bossing. May mga pangitain niya, may mga sinasabi ang ating kandila, lalo na yung mga natunaw. Yan po ay may mga ibig sabihin. Ngayon po, mga bossing, basta lagi nyo lang nililinis yan, lagi maimis, okay po yan. Wala namang masamang magagana po dyan. Okay din naman po ang kandila, lalo-lalo na kung marami kayong pagsubok na pinagdadaanan. Ngayon po, mga bossing, kung kayo po naniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan, yan po yung mga ilan tips na hindi nyo dapat gawin at mga dapat nyo pong gawin upang sa ganon hindi po tayo manasin sa ating pong buhay. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.